naman aklaina. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nagtitrending at nagbabagan ng isyu ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay kinonfirm naman ni Kalingap Val Santos Matubang na nandun lamang siya para i-confirm mga bagay-bagay dahil nakita niya lamang daw yun sa YouTube at hindi siya sure kung totoo ba ang mga ito. Kaya naman siya talagang pumunta sa bahay nila Lolo Miguel upang makita kung totoo ang mga issue na pinaparatang sa kanila. Grabe, at sinabi din ni Kalingap Val na mali daw ang mga ginagawa at aksyon ni Ate Erica na nabivideohan ng mga fans niya. Na iparegister sa SEC, kapisana ng mga marites sa Pilipinas, inaalam ko lang kita, Atay, kung confirm kung totoo talagang tumboy si Erica. Ako pa nga ako, well, na ano, napagbintangan na siniraan ko daw at ako daw nagbibideo. Ay, paano magbibideo? May akong sa bahay nila. Mapapasok ko sa bahay lang gabi. Tama. Sila nagbibideo noon? Ay, sila din po at kamay nila. Yung maga nagbibip siya yung parang sigarilyo, nabideo rin. Yung anak ni Sheila mi ang nagpapasipsip nung gano'n. Ay, sige. Nakita ko sa ano, TikTok. Ah, umpo. Tapos nagsasayo-sayo siya ngayon, no? Tapos nagbibip siya yung sigarilyo, nausok. Ano yun, Tay? Totoo yun? Totoo po yun, si Jerica. Dapat di nila yun binibidyohan. Kasi hindi maganda sa mga bata. Sigarilyo lang, ano yung hinihisip. Tapos may pagyakapan natin sa babae. Hindi maganda po yun na gano'n, mga Kalingap, ano? At siyempre po maraming bata nakapanood. Eh, hindi magandang tingnan. Sinabi din dito ni Kalingap Val na pumunta talaga siya sa bahay nila Lolo Miguel muli upang makita ang bangka na binigay ng Kalingap. Dahil may mga kumakalat nga na parang inaangkin ito at sinasabi ng iba na silang mga e-lovers daw ang nagtulong nito kay Tatay Miguel. Ngunit hindi ito totoo dahil maging sa bangka na nakita sa video ay nakalagay na ang pangalan na Team Kalingap. Kaya hindi na daw ito maaagaw o mababawi dahil ang mga Kalingap ay hindi nagbabawi ng tulong na binibigay nila. Sinabi din nila dito at sinabi ni Kalingap Val na wala daw talaga monetization ang kanyang channel dahil baka daw yung mga tao na nagbabash sa kanya na pinagkakakita niya lang daw ang pag-vlog kay Lolo Miguel. Hindi maganda po yun na ganun, mga Kalingap, ano? At siyempre po maraming bata nakapanood, eh hindi magandang tingnan. So yun, Tay, kinukonfirm ko lang yung bangka ha, kasi akala ko kung saan na. Ayan po, nandiyan po. Nahanap ay baka nabininta mo na. Hey, may pinaresto ko ngayon sa Kalingap pa rin yan, sa Team Kalingap ang pangalan yan. Wala po dito yung umagaw niyan, kumuha? Ay, wala po naman po. Ha? Huwag mong ibigay. Kami ang naharap pagka kinuha nila yan. Ah, di ko pa ibigay kanila. Ibigay yan, yan ay nag-iisang alaala mo. Pag pipilitin nila tayo, nila ay di bakong kita sa barangay. Ito, mga Kalingap, ito wala akong monetization, walang kita sa YouTube. Ako po, giver ako. Ito totoo lang. Ito wala akong, ang malaga sa akin yung kapitay. Kape. Yung gusto diyang humigop po ng ating pong BSM Kalingap Kape, gustong umorder. Yung kita ko dyan, pantulong ko po. Kasi yung YouTube, hindi ko inasaan ang YouTube, mga Kalingap. Yung palipad laang. Palipad sa live premiere, ganyan. Pero yung monetization na...
po, ipapagawa ko ito po. At lang pala pag, pag may pera, pag may pera, pag wala, ano lang, simpleng bahay lang kay tatay. Di ba, tay? Ang malaga po, wag lang tumutulo pag naulan. Yan dyan si nanay po, nakakaano naman na ibulag na po ito, ay malabo na ang mata. Siyempre may edad na po. Ano? Pero ito sa tatay po ay 66 na raw siya. Ha? O, yung mga A-lovers dyan, akala ko may yaman kayo. Dito din ay piniliwanag ni Kalingap Val Santos Matubang na naka-off ang monetization sa kanyang YouTube. Kaya para sa mga tao na nagsasabi na pineperahan niya lang daw at para lang sa views, kaya niya ini-interview si Lolo Miguel, ito daw ay hindi totoo. Dahil para kay Kalingap Val, okay lang na mawala na lang siya ng pera at mga views. Dahil ang kanyang intention talaga ay maipalabas sa kanyang YouTube kung ano talaga ang kondisyon at kung ano ang mga saloobin ng mga tao na naghihirap na iniwan sila ng kanilang mga apo. Yeah. Laki naman yan. Okay na yan, tay. Baka sabihin niya eh. Eh, para maingit sila. Lagi ang pagbibigyan. Eh, hindi. Masama ako na tamad talaga. Galing tayo sa Bising Kalingap Cafe. Kamagalang kita, tay. Ati-ati tayo. Salamat so, po. Kalingap. Salamat yan po. Salamat po. Bangka, tay. Ipapagawa ko rin yan, ha? Kamag-alala. Eh, dapat po. Mahalin nyo. Mga senior, mahalin po natin. Hindi lang puro bata ang ating mamahalin. Higit sa lahat po yung mga senior citizen. Yan, ha? Walang kita ako sa YouTube, naka-off yung monetization, pero ako po'y natulong kahit walang pera. Salamat po sa ating lahat. Salamat po, Kuya Rab. Lucky Rab, binigay mo sa akin. Ito, mga 1-2 ito, siminto. 1-2 ito na hollow blocks. Nay, huwag ka na yung malungkot. Ang Team Kalingap na sa likod ninyo. Ha? Opo, Nay. Kung wala yung mga apo ninyong dalawa, na mga salawahan, tinakwil kayo, kami hindi po. Ano? Hindi kami... Paniliwanag pa ni Lolo Miguel na mayroon talagang kakontsaba sila Ate Erica at ang kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman ganyan daw ang nangyari. May mga tao din kasi na sumusulsol talaga sa dalawa. At may mga tao din na kumakampi kahit alam din nila na mali ang ginagawa ni Ate Erica at ni Ate Sheila May na pagkalimot sa pamilya na talaga nag-aruga, nagpaaral at nagpalaki na sa dalawa. Hindi na nga hangad ni Lolo Miguel ang pera dahil wala na daw siyang pake dito. Ngunit ang ayaw niya lang daw talaga ay yung pagbabaliwala ng mga tao at kawalan nito ng utang na loob sa mga tao na nagpalaki sa kanila dahil hindi nila nirerespeto at nilalapastangan nila mga ito sa pamagitan ng pagsasabi ng masasamang salita. Ganun na sariling dugo itatakwil, dapat mahalin ang mga senior citizen. Sige na ya! Salamat okay. Po! Sige na, dito muna kami, tay! Po, salamat po! Gabal! Salamat! Okay. Thank you so much sa inyo! At sa inyong mga team, calling up. Anong oras? Nandito kami, may problema tayo, kumunta kayo sa amin at kami handang, kahit gabing-gabi tayo, pupunta kami dito. Umpo, umpo. Mayroon kayong kailangan. Salamat po, salamat po. Basta manalangin sa may kapal. Okay, tay. Umpo, umpo. Yung microphone, kunin ko muna. Hindi po. Atay, salamat ha. Salamat po. Thank you. Salamat. Kalingap. So, confirm po na yung bangka, nandiyan lang. Okay na. Hindi siya, hindi po siya, ano, tama, tatay, masipag po yan. Eh, siya mga anak niya, sabihin tamad. Pinuhin kayong siyam na anak, tapos sabihin tamad. Huwag kayong ganyan. Salamat po, mga kalinga, pabuhay, God bless po natin lahat. Babayin na po sa madala. God bless. Hanggang dito na lamang muna ang talaga namang nagtitrending, nagbabagat, napakainit na issue ni Ate Erica. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!